Sa dulo ng kasiyahang ito ay ang nakakabinging sakripisyo at lungkot ng ating mga OFW sa China. Ating half of the engineers in studio umuwi no ng Pinas. Pauwi. Dahil sa visa. Ayaw bigyan kami ng visa. Saka may panangyari sir yung paglipat kami. Hirapan kami lumipat ng bahay. Dahil galit na galit nga sila sa atin. Yung time na yun. Sinunog yung motor ng Alan? Sinunog pa yung motor ng kasama ko. Sinunog. Dahil galit na galit na sa amin. Grabing police. Grabing gusto nila ipakulong kami. We're Filipino. We're here. Sabi ko, kung nandito kami, dala-dala namin patawat namin. So don't do that. Yung time na China-Philippines yung relationship na magulo. Kung ma-imagine. Lahat kami, busigiro, engineer, teacher, change misis kami. Pare, wag kayo mag-paranoid, pare. Siyempre, pag-uwi, dahil nag-uwi kami ng Pinas, ilang milyon kami dito, nandito, natatrabaho. Ano may bagay, trabaho sa amin? Pinas at that time. Si Tatay Digong na, napaka-smooth po. Sobra. Welcome talaga. Sobra, sabi ko, grabe talaga si Tatay Digong. Sana nagpasalamat ko. Lord, salamat. Binigay mo sa amin si Tatay Digong. This is Secretary Martin Andanon, and you're watching. Ito ang Shanghai, isang modernong siyudad na dinisenyo para maging sentro ng kalakalan ng bansang China. Mula kalsada, airport, mga gusali, subway system, hanggang broadcasting, ay may tuturing world class. Kaya naman hindi katakataka na ang Shanghai ay dagsaan ng mga turista, negosyante at mga manggagawa. Pati ako nga napadpad sa lugar na ito upang pag-aralan ng mga high-tech media companies at palawakin ang ating media exchange programs para makapag-upgrade ng skills ang mga kasamahan ko sa government media. Mayigit 5,000 ang OFWs dito sa Shanghai. Kanya-kanyang pangarap, trabaho, at kanya-kanyang kwento ng buhay. Pero isang kwento na natuklasan ko na hindi ko malimutan ay ang kwento ng 5 taong gulang na si Nicolas. Sa Shanghai, libo-libong mga Pilipino ang nagtatrabaho dito. Ang iba, meron papel. Ang iba, wala. Si Nick, itong pianista dito, keyboardist, maswerte dahil meron siyang papel. Kasama niya kanyang asawa, kinakapulan nandito. Siya po ay singer. Siya po yung lead singer. May papel man sila, pero kawawa pa rin kasi hindi sapat yung kanilang kinikita para tustusan ang pangailangan ng kanilang anak. Yung kanilang anak, yung natutulog doon sa mesa, si Nicolas, 5 years old. Ayaw man nila ang sitwasyon ng ganito, pero walang choice kasi walang magbabantay kay Nicolas sa bahay. So kailangan dalhin dito habang nagpe-perform si Nick at ang kanyang asawa na si Eileen. Ayun, nakapula. So ganun po kahirap ang buhay ng mga OFWs dito sa Shanghai at ganun din siguro sa Suzhou. Pati sa Beijing. Kaya nga, ang mga OFWs ay tunay na mga bagong bayani ng ating bansa. Karamihan sa mga OFW dito sa Shanghai ay mga engineer, architect, teacher, at domestic helper. Ang bilang ng overstay dito sa Shanghai, yung last year is 2,000. Hindi ko lang po alam sa itong 2017. Yung Shanghai lang? Shanghai lang. Pero yung legal mo, 8,000? Kasama na po doon yung ili. Actually, sir, mas marami ang bilang walang papel.
Bagamat sari-saring problema ang kinakaharap ng OFWs dito sa Shanghai, kita sa kanilang mga mukha ang pag-asa na guminhawa ang buhay.